Araw, gagawa tayo ng kalanggi mantika gamit ang mga gamit o yung mga pinagprituhan, lalo na sa mga Jollibee, McDonald's, tinatapo na yan. Ito ang gagamitin natin na pinaka langis o yung pinaka magbibigay apoy dito sa ating kalan. At gamit ang bakal na bilog na ito, malamang sumusukat ito ng mga 16 cm ang lawak. At yung kanya namang taas naman siguro ay nasa mga 13 cm yung kanyang taas. Yan ang sukat, no? So, tansya-tansya na lang din. Pwede naman yan umadjust ng konti o lumaki ng konti. Wala naman problema yan, mga bossy. At bubutasin natin ang bakal na bilog na may sukat na mula doon sa pinakataas pababa ay 6 na sentimetro ang sukat. Gamit ang base plate na ito, ito yung pinakatutungtungan ng ating bilog na bakal. Yung mga ganitong teknik, maganda to para makatipid-tipid din tayo sa paggamit ng ating mga kalande gas, no? Makatipid tayo sa gasolina. So, dalawang plato. Ang sukat ay 23 square centimeter at bibilog tayo dito sa may gitna para sa pagpapatungan naman ng bilog na ginawa natin kanina. So, tanggalin natin yung mga excess gamit ng grinder. At sa kabilang plato naman, so dalawang plato na bakal ang ating ginawa, bubutas din tayo dito sa may gitna. At gagamit din tayo ng tubo at puputulin natin ito ng paslan. At isa naman ay diretsyong putol lang. So sundan mo lang ito, napakadaling gawin, mga bossing. So, isang klase naman, medyo maliit. At bubutasin natin ito ng... Bubutasan natin na pagdadaanan naman ng langis o yung pinaka-use oil natin. Yan ang pagdadaanan niya. So, yan. Pagkatapos nito ay magbubutas pa tayo ng isa pang bakal. So, gawin natin na parang butonis lang, no? So, ito. Lalagyan naman natin sa ibabaw ng bakal na bilog. So, panoorin nyo lang paano natin ginagawa. So, weldingin natin. So, yun yung kaninang bakal na plato. So, welding natin. O, full weld na natin para masiguradong matibay. At ayan, halos kompleto na ito at dagdagan natin ng mga braces. I-full weld na natin yan para siguradong matibay. Sound check. At ngayon naman ay gagawa tayo ng pangsalo ng used oil o yung gamit na mantika. So, tingnan nyo lang yung paraan ng ating paggagawa at para makita natin at may apply natin pagka kayo na po ang gagawa, no? So, mangyayari dito ay ipu-full weld din natin yan. Bubutasin natin sa pinakadulo at ayan. Ipu-full weld din natin yan. So, dyan dadaan ang mantika papunta dun sa inyong kalan.
At ito naman ang pinaka-container ng inyong mantikang gamit. At meron niyang pinaka-gripo. Ito naman ang pagdadaanan o paglalagyan ng inyong mantika o yung container. At lagyan natin ng pinaka-salo ng mga ilalagay nyo. Halimbawa, kaldero. Ayan. At ngayon ay i-assemble na natin isa-isa ito. Igabit natin ang sasalo dun sa pinaka langis o yung gamit na mantika papunta dito sa inyong kalan. Siyempre, kailangan naka-full well dyan para walang tagas. At matapos nga nating mapinturahan ay ready na. Pwede mo nang gamitin ang inyong used oil stove. Yan. Yung pagdadaanan ng inyong gamit na mantika papunta dito sa pinakatangke at papunta sa pinaka-stove. So yan, napakasimple. Kung marunong ka o may basic knowledge ka sa pagwe-welding, kayang-kaya mo itong gawin. At pwede mo rin pang business yan. Basta mapatunayan mo lang na nagliliyab ang iyong ginawang used oil stove.